kung hindi tayo ang magsisimula. Sino? Kung hindi ngayon, kailan pa? Battle for Manila Bay. This is how Environment Secretary Roy Simato calls the rehabilitation of the country's natural harbor. The kickoff of the bay's massive cleanup earlier today saw the participation of thousands of Filipinos from different sectors and even foreign nationals. I encourage my pupils, grade 6 pupils of Pedro Guevara Elementary School to participate this kind of activity. So, nandito po kami para ipakita ang aming malasakit sa Manila Bay. I'm very amazing because when we came here to conduct the cleanup campaign before, it's only our members are here, but now so many pupils are gathered here to clean Manila Bay, to change the Manila Bay. Pinutulan ang water source para immediately wala na ho silang chance na makapag-pollute sa ating Manila Bay. Six more establishments received notices of violation due to water pollution from LODA. During its initial inspections, the agency found that only 59 of the 285 establishments around the cities of Manila and Pasay have sewage treatment plants or STPs, 120 of which don't also have wastewater treatment facilities. Amid the rehabilitation, some fear losing their livelihood as well as their homes. Maano din, masama din ang loob namin, din siyempre. Unang-una, dito kami kumikita ng konti para lang sa ikabubuhay namin. Ngayon, mawawala ito. Paano na lang yung mga naghahanap buhay? Medyo nalulungkot. Siyempre, may sentimental value to sa akin. DILG Secretary Eduardo Año earlier enjoined all concerned local government units to participate in the rehabilitation efforts, including finding relocation areas for informal settlers along Manila Bay. Pablo Rosales, the chairperson of Pangisda and Informal Settlers, says they fully support the government's endeavor, but he only wishes is for them to be included in planning and deciding for their resettlement. Hindi kami tutol sa rehabilitasyon kasi yung grupo mismo namin, yung Pangisda, ay hinahangad ang pagpapanumbalik ng likas na yaman ng ating pangisdaan. Kung problema ang itinuring kami, dapat ituring din kami yung solusyon. Ang tingin namin, walang kumpunahe ng tao ang Manila Bay Rehabilitation na to, partikular sa umaasa ng likas na yaman sa ating pangisdaan, yung mga mangisda. Wala silang sinasabi kung saan nila dadali ng mangisda. Rosales also hopes that the base rehabilitation will not lead to massive reclamation where business empires will rise and hinder ordinary people to work freely. Meanwhile, Secretary Simato says the real challenge is not the rehabilitation, but the sustainability of these efforts to save Manila Bay.